Hola, kaviae ari kita sa Jaro Iloilo City. Before kita mag-start sa ating video, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Kat, mag-start kita sa ating video, let's take a little tour po sa Belfry Tower. Ayun, mga kabiyahe. So ano ba lang purpose ang ating Belfry Tower, no? Ang Belfry Tower, na-build po siya noong 1744. Anong purpose niya sa unang panahon? Sa unang panahon, ginamit siya sa mga Kastila watchtower against invaders. So hindi lang muna, no? So ginagamit man siya sa mga pare sa unang panahon o kung praile. Ginagamit siya through ceremonies, through special events. So hindi lang muna ang atong belfry sa una, 3 times siya natumba nung unang panahon, no? So ikatatlo to, amuto siya pinakusog si Lady Kai Kai sang 1881 to 1933, no, 8.2 to 8.5 magnitude ginigo ang belfry. So hindi lamang ang belfry ginigo niya, kundi bilog nga panay sa una naguba. So balanta na kung anong idea, ano ang purpose sa belfry tower. So mayara kami pakita sa inyo ng mga old photos po ng mga belfry tower. So lantawon naton. Nami, no? Nami ang mga old photos sa unang panahon. So, ang ato nga next nga historical attraction katuan naton diri man mismo sa Iloilo City. So, ano na siya? Lakat ta? Katuan na dito sa... Tinukib. Balay niya siya sa una ni Patrocinio Gamboa. Bali, si Patrocinio Gamboa, bali, sikrito na siya nga member sa katipunan sa Kastila nga time. So, luwasin na, siya manang nag-carry sa flag naton halin sa Jaro Iloilo City, pakadto sa Santa Barbara para iwagayway ni Martin Delgado dito. So, nantawunta ko na nung sulod sa balay ni Patrocinio Gamboa, Subong at Chimpo. So, makita natong Subong. Amuna niyo siya Subong ang Tinukib Cafe and Souvenir Shop. So, kung gusto niyo nga magkato sa Iloilo, pag gusto niyo sa souvenir gifts, iscan diin ka mo nga parte sang kalibutan, dere kamo pwede ka diretso tanan nyo souvenir makita nyo dere kag pwede gid kamo dere ka pangapoy mga lodi. So makadto ta sa babaw para i-check kun anong mayara dito before naton tilawan ang hambal nila nga manamit nga kape nga kape mero. So malakad ta sa babaw. Thank you.
1998 dere sa Santa Barbara. Thank you. Thank you, ma'am. Ano siya yung imo? Mocha. Mocha, mga kabiyahe. So, try natin ang mocha. Ano yung imo niya? Ano siya? Tableya. Alin ni siya sa? Native chocolate na sa isang mga Ilonggo. Halin sa... Kabatuan. Halin sa Kabatuan. Te, mga kabiyahe. Kung taga Manila ka, o kung taga Indonesia, o kung sa ibang ka man nga lugar, o kung taga Maynila, unang-una nyo ikatuan, diri ang tinukib niya, ha? May mga souvenirs kita nga gina-represent sa Iloilo City. Nakita naman natin ang ginato sa babaw, no? Kung ano ka nami, ang mga souvenirs. So, pwede ka mo ikabakal. Kag, may ari kami dito, may gina-offer man ang tinukib, no? Ng mga traditional, mga kape. Kag, especially sa ilang nga, chocolate namin ang ila chocolate dito sa tinukib. Try nyo, mga kabiyahe. So mga kabiyahe, ang next na ton nga video, ang next na ton nga historical attraction ka to, ang tindugidugay. So ano na siya nga historical attraction man, isa man siya kabalik. Kag kilala man dito sa Iloilo City. Kag may, ano man siya, may street, no, nga indigit siya malipatan sa mga Ilonggo. So lantawon naton siya. Kag lantawon naton ang iyang video. So mga kabiyahe, ari kita subong sa last destination ta. Kilala niyo rin kung sino siya. Siya ni si Graciano Lopez Jaena. Basi na batian nyo naningalan niya. Bali, isa ni siya sa mga upod ni Jose Rizal sa La Solidaridad. Nakibot ko mo no, Ilonggo siya no. Dari siya rin bata. Ari kita subong sa iyang abalay dari sa Jaro Iloilo City. Nakita nyo na ko din balay ni Graciano Lopez Jaena. Tasunod ta. Actually, mga kabiyahe, first time din naman makasulod diri mo. First time din naman makasulod diri sa library. Hello. Thank you, ma'am. Bali. Sige. Thank you, ma'am. May tao pa magsalita ba, boss? Salamat gid, ma'am. First time naman na di siya, mga kabiyahe. So, nang tawunta ang sulod sa babaw diri sa second floor ni Graciano Lopez Jaena. Wow. Good afternoon, ma'am. So, amo ni ang library sa Iloilo City. Gini mo ilang balay ni Graciano Lopez Jaena ng library. So, may ari ka dito galiyo pang bata. No? Bata siya. So, kung gusto niyo may mga research ka mo di mga kabiyahe, pwede gid ka mo diri ka diretso sa ano ganyan doon, ma'am? City Library. City Library na siya sa buong. So, katahom, no? So, pwede gindi ko din ka-research. May ara din sila books nga para sa accountancy. Yep, may ara din sila. Tapos, may ara kami din rin mga library sa Iloilo nga kulang man sila. So, ang ginimo nila, kung hindi nila makita ang napangita nila sa mga library sito, nakadto man din iba ng mga students para mag-research. Are, may La Solidaridad dere. Ang La Solidaridad, isa ni sa mga author, si Graciano Lopez Jaena. Ululupon sila kanday Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar. Isa na siya sa mga writers sa La Solidaridad. So, nakita ta ng sulod sang balay ni Graciano Lopez Jaena. So, babalik kita sa iya. Si Graciano Lopez Jaena is one of the authors sang La Solidaridad. Nahambal ko na kagaina.
luwasin na, naging doctor man siya of barangay sa una. Biskang wala siya katapos ang medisina, nag-try siya sang best niya nga ma-apply sa community ang nahibaluan niya. Luwasin na, nagsulat pa rin siya sang fry butod kag Laiha del Fraile. Sa Laiha del Fraile niya, dito siya ginlagas ang mga fraile na pag-initan siya. Kaya ginigo niya dito ang mga fraile, ang siguro mga violation nila, mga hindi maayong ginhimo sa community nga wala nang hibaluan sa mga pumuloyo. So ginhimo ni Graciano Lopez Jaena, nagpa-Italy siya. Nagkato dito siya sa Valencia. Nag-attempt naman to siya mag-eskwela sa medicine. Pero in a sad part, wala siya katapos. Tapos after sina, ang pinagid ka masubo nga story niya is napatay siya sa Barcelona. Nga isahanon tungod sa masakit niya TV. Kaya wala na siya kapulit diri sa Iloilo. Pero still, kapabilin gyapon ang ginambag niya sa community sa aton nga country nga diskan sa sulat lang nakabulig nga pagpabuktaw sa tao nga dapat i-fight nato ng aton nga rights bilang mga Filipino nga makatindog kita sa aton kag makaluwas kita sa pag-apig sa mga nastila sa una. So dari na lang kita mga kabiyahe, abangan nyo ang mga masunod pa ginabon ng episode. Susunod siguro base mga heroes or mansions kita nga wala tapa rin na take up sa Jaro Iloilo City. So, please like and share and subscribe ang aton nga channel dali para magdako pagid ang aton community. Thank you, guys. Bye-bye!